naming nagtapat siya noon ng feelings kay Migs Malino. Kung bako ka pa lang sa channel na ito, mag-subscribe na at i-click ang notification bell para updated ka sa bagong chika. Hindi inililihim ni Roseanne na boyish siya. Napakinabangan ni Roseanne ang nabanggit na karakter niya nang magtapat siya kay Migs Malino ng kanyang tunay na nararamdaman nang magkasama sila sa isang gig noon. Si Roseanne at ang kanyang guy best friend na si Migs Malino nang magpunta ito sa isang awarding event. Pinarangalan nga nito si Migs Malino buong tapang niyang inamin sa na umasa siya noong magkakaroon ng relasyon kay Migs Malino. Sabi ni Roseanne, alam naman sa aking girlfriend ito. Si Migs Malino po, si Migs kaya alam niya yun. Magkakasama kami sa mga gig. Yes, we talked about it. Okay naman. We're good friends pa rin. Buong show, imagine niyo po, magkakatent kami. Kaming tatlo ni Migs Malino, and nakilala ko yung pagkataon niya na sweet siya, mabait siya. Kung gaano ka genuine, sobrang God-fearing. And I just had to try to express whatever I was feeling. I couldn't explain it so I did express, but it wasn't reciprocated. Sinabi ko yun straight up. I think, ngayon nakikita ko na ang worth ng tapang ko. Hindi siya something na ikakahiya ko. Ang sarap din. I grew from it, I learned a lot from it. It's an experience, reaksyon ni Roseanne matapos sabihin niya kay Migs Malino ang naramdaman niyang pagkahumaling noon kay Migs Malino. Samantala, Migs Malino wala pang time para sa love life. Pero pwede nang makipag-date. It will come at the right time. Maraming ang nagsasabi na feeling nila ay magjowa na ngayon sina Migs Malino at Roseanne based na rin sa kanilang mga tinginan at galawan kapag magkasama. Pero paulit-ulit na sinasabi ni Migs Malino sa mga interview na si Mahal pa rin ang laman ng puso niya at single pa rin siya hanggang ngayon mula nang mawala si Mahal. Sa mga lumalabas ngayon na issue tungkol sa kanila ni Migs Malino at Roseanne, sasabihin ko sa inyo, hindi po totoo ang kumakalat sa social media. Wala. Wala pa. Parang ano eh. Hindi. Wala pa. But right now I think, ang dami kong ginagawa to be honest and parang, nagkasakit nga ako. Eh. Nagkaroon na ako ng the show must go on moment habang ginagawa ko yung play. May sakit na ako. Hindi ko na alam kung kaya kong gawin. But we did it. Ang pahayag ng award-winning blogger actor na ang tinutukoy ay ang pagtulong sa mga tao. Makikita natin sa kanyang mga vlogs at family-oriented talaga si Migs Malino. It will come at the right time, I think. Tsaka parang for now, parang I'm happy with my current situation. Pahayag pa ni Migs Malino. Ready na naman daw siyang makipag-date uli matapos ma-broken-hearted ng kunin ni Lord ang kanyang mahal. 2 years din naman ang nakalipas. I'm open to it. I'm open to it. Pero for now parang this is no time. Wala talagang time. Eh.
kakatapos lang nung play ko and then we're here now, but I'm grateful for this. Kumbaga, ito yung tipong problema na I'd like to have. Alam mo yun, nasa gitna ng pandemya sana ito yung problema ko nun, parang ganun. Natatawang pagbabahagi pa ni Jake A ang tinutukoy ay ang kanyang pagkakasakit dahil sa pagkawala ni Mahal. Handang masaktan alang-alang sa pag-ibig ayon kay Migs Malino ang dalamhati na dala ng pag-ibig sa kanya ni Mahal. Ikaw Perren, hanggang ngayon ikaw lang talaga. It feels like it was really written for me. I used to be that kind of person who's willing to love selflessly. I came to a point where I settled for being the temporary fix. The lover who's content with just the bare minimum. Bago ka pa lang sa channel na ito, mag-subscribe na at i-click ang notification bell para updated ka sa bagong chika.